sisis, welcome back to my channel. So we have a new video for today. So it's been a while since I do a vlog or since I uploaded a video. As you can see, I have a mic here and my outfit is so pretty. Try. Basta ganito yung itsura ko because I just finished recording a song cover. If you haven't watched it, here it is. I will post the link or I will put the link in the description box so you can watch it. So in this video, you will watch a short video clip that was made by me and my other classmates. We work together and create a video clip that is all about discrimination. And you will watch here how discrimination affects people and how it is bad and you shouldn't do it. So if you're wondering why we made this video clip, we made this video clip because it is our quarter exam on our AP subject on our school. So that's why we made this video. So without further ado, let's start watching our video clip about discrimination. Kasi Ben ba yun? Ikaw si Ben. Mga tulid. Mga tulid. Eh, ano ba? Inisulto mo na naman siya. Hey, ano na ba? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Lagi mo na lang akong nakasar. Ano ba? Trip ko eh. Masala lang ako ba ganyan yung mukha mo? Aaron, tama ka na. Nakainsulta na. Ayun, hindi tamang yung ginawa. Wala tayo, magkarapatang irespeto. Isipin mo ako, ikaw si Miko, ano mararamdaman mo? Katuwaan lang naman yun. Kahit na, nakakasakit ka pa rin. Ano ba yung gusto mo ikaw sa akin? Hindi nga tama yun. Tama nga sa akin. Yun. Hindi tama yung pag-iisip mo. Basta ganun dapat ako. Hindi ganun yung pag-iisip mo. Babangay na naman kayong dalawa. Wala na kayong dalawa kung sumama kaming dalawa. Nice. Hindi nag-aawalan niyo. Ito kasi Aaron eh, ang kilig mong insult ko. Hindi naman talaga ang kasalanan. Eh, kung ano yung kasalanan? Hindi lang yung dalawa yan. Alam mo kasi, Aaron, hindi naman tama yung ginagawa mong pang-insulto kay Nico. Dapat matuto kang maging masaya sa mga ginagawa niya para hindi tayo nagkakaroon ng diskriminasyon sa bawat isa. Ulitin niya na. Una, atensya na. Hindi ko alam na sapat ko yung nagdaanan ng Nico. Hindi ko na isipin. Sarangan na rin. Tayo kay Nico, magsihin ka ng konsensya. Ay, huwag na tayo dito. Ayun si Miko. Si Miko ba yun? Oo, si Miko nga. Oy, Miko, saglit! Ano? Dito ako naman pa para insultay na ko. Nandito kasi ako para manghingi ng tawad. Ang matalag yung ginawa ko. Hindi ko naman naraman sa sakit ko yung damdaman. Ito ba bago? Ay, nagsisimula sa pagunawa ng pagkapantay-pantay ng bawat isa. Tama si Rosel. Sana magpatawad mo ako ah. O siya, tama na. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Ang diskriminasyon ay isang sakit na sumisira sa mga individual nag-iwalay ng mga tao at nagpapalaganap ng kawalan ng respeto. Hindi tama na humusga o ituring na mas bababang iba dahil sa kanyang dahil kasariang relihiyon. Ang tunay na kalakasan ay matatagpuan sa pagtanggap, paggalang at pagkakaisa. Kailangan natin isulong ang kultura ng pagkakapantay-pantay sa ating komunidad, paaralan at lugar ng trabaho. Dapat natin pakita ang palasakit at pag-unawa sa iba't ibang tao. Dahil bawat isa ay may karapatan sa respeto at dignidad.
Nagiiwan tayo ng mas malalim na marka sa mundo sa pamamagitan ng pagiging mga tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Sa ating mga desisyon, kilos at salita, maaari nating itaguyod ang pagkakapantay-pantay at maging boses ng mga walang tinig.